morning. Ayan po ang ating topic ngayon, kung paano pag-alaga ng pato at manok sa inyong likod bahay. Tuturo ko po sa inyo kung paano maparami ang inyong alaga. Meron po akong ilang tips para maparami niyo pa yung inyong alaga. Nakakainin ko muna yung mga aking mga alaga bago ko sabihin yung mga tips na ginagawa ko para maparami ang aking mga alagang pato at manok. Ang mga binibigay ko pang pagkain sa kanila ay hinaluan ko ng darak yung halay. At kung meron po kayong tira-tirang mga pagkain, pwede rin nilang kainin yun. Kasi po mahal yung feeds sa ngayon. So kailangan na kahit darak at saka palay muna. Pero pag nangingitlog na po yung mga pato at saka mga manok, kailangan haluan ng laying mass o laying feeds ang kanilang pagkain para po lalo silang mangitlog. Ito po yung pagkain nila. Yan po ang aking mga alaga sa likod ng ating bahay. Sa mga nauna kong video, na
i-video ko na rin itong mga aking alagang pato. Ayun po, hinaluan ko sila ng manok na Rhode Island. Ayun po. Ayun po yung mga manok kong Rhode Island. Ang mga manok pong Rhode Island, nangingitlog, pero hindi sila naglilimlim. So, ang ginagawa ko, pinapalimlim ko na lang sa mga pato ang kanilang mga itlog. Sa ngayon po, 10 yung aking inahing pato na naglilimlim. Ayan po, naglilimlim yan. Bawal istorbuhin. Ayan po yung aking maliliit na pato. Pinapakain ko ng fish. Starter para lumaki sila kagad. Kada umaga, alam na nila yung pag tinawag ko sila, pupunta na rito. Yung iba naman andito sa kulungan, kumakain pa ng chick booster yan. Meron silang inumin araw-araw. Meron silang feed. Pag may bagong pisa, dito naman po nilalagay, pinapailawan. Dito rin may naglilimlim. Ayan. Yan po yung mga itlog. Sila na lang ang gagawa ng kanilang alaitlogan. Kada may nakasandal na yero, may kanya-kanyang itlogan. Ayan. Yun naman para sa manok, yung mga pugad na yan. Dito, tingnan ko kung mayroon dito. Meron din naglilimlim dito. Ayan. Kasi po, pag hindi ka dahan-dahan, pwede siyang patakot. So, ang naglilimlim, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, ano, siyam, siyam po yung naglilimlim. Yung isa, napisa na. Meron pa rin palang isa dito. Nakaligtaan ko. Naglilimlim din. Ayan. Si puti. Kailangan po kasing takpan. Mas convenient sila kung nakatakip yung kanilang lugar. Para hindi sila palipat-lipat ng lugar o biglang matatakot. Halimbawa may pusa, kaya tinatakpan ko ng yero.
yung tips na sinasabi ko sa inyo na paano maparami yung mga alaga nating manok at pato sa likod bahay o backyard farming. Ito po. Ang unang tips, dapat po hindi matalas ang inyong kutsilyo o panghiwa. Bakit po? Kasi po pag matalas ang inyong mga kutsilyo, hindi po dadami ang inyong alaga. Pag may birthday, kakatay. Pag walang pulutan, si tatay, magkakatay. Pag gustong kumain ng pato, magkakatay. Ayun po yung unang tips para po maparami nyo ang inyong alaga. Yung pong pangalawa, kailangan palagi silang merong inuming tubig. Pag pinapakain. Ito po. Hindi naman siguro bawal ito. Nagme-mating sila. Ayan o. Meron silang patubig habang kumakain. At kahit na darak, pwede nyong ipakain. Pwede nyong lagyan ng konting tubig ang darak. Ako po, inahaluan ko na lang ng palay. Pag nagani ako ng palay, tinatabi ko yung pagkain ng pato at manok. Pag merong napisa, pag malakas na po yung mga sisiw, ibukod na po ng kulungan. Samantala kahit na isama yung kanilang inahin. Pero pag ako po ang ginagawa ko, pag maramihan, bawa dalawa tatlong inahin nagsabay-sabay, gagawin ko po, isasama ko yung isang inahin dun sa kulungan, siyang maglilimlim o sasamahan niya ang mga maliliit na sisiw. Katapos pinapailawang ko yan. Kapag medyo malaki na, ayun po, yung nakabukod yung kulungan, pinapakain ko naman sila ng starter na feeds. Ayun po yung mga kapag pwede nang isama sa karamihan tulad ng mga ito, pagka makakain na dun sa loob, sumasama na sa karamihan. Sige, maglimlim ka na, huwag ka nang mahiya. Yung pangatlo po na tips na aking ibabahagi, kailangan po hindi nabubulabog yung inyong mga alaga, lalo na po sa gabi. Kapag meron pusang nakapasok, sigurado pong mabubulabog ang mga yan. Yung itlog po, makikita nyo sa umaga, nagkalat ang itlog. Parang sa itik din yan. Kasi po, nung nag-aalaga ako ng itik, pag merong nakapasok na pusa o aso o taong hindi kilala,
mabubulabog ang mga yan. Kinaumagahan, makikita yung mga itlog. Nagkalat. So, yun po ang ating pakaiwasan. Dati po, walang halong manok itong aking mga pato. Ngayon po, sinubukan kong hialo yung Rhode Island na manok. Bumili ako ng ilang piraso. Ay, may bunga na yung aking ano pangalan nito? Dalanghita. Ayan. Ayan. Nag-umpisa ng magbunga. Ayan na. Ayan, lumalaki. Ayan. Meron din kamyas. Yung pong kamyas, kinukuha ko yung dahon. Pangimagas naman nila. Pero may bunga yung kamyas. Ayan. Subukan natin kumuha ng dahon ng kamyas. Gagawin nilang pangimagas. Kuha tayo ng dahon ng kamyas. Ayan po, katapos nilang kumain, pwede nyo sila lang bigyan ng panghimagas, kahit na mga damo, lalo na yung paragis, yun po, kinakain din nila yun. Kasi po, kung ibigyan natin sila ng tuloy-tuloy na pagkain na pids, marami pong kakainin pids ang mga iyan. Matataba nga sila pero magastos po. So, wisely, bili tayo ng darak tsaka palay. Paghaluin yun. Para makatipid. At nagbebenta rin ako para pambili naman ng feeds ng mga maliliit na pato. Yun po. Ito sa likod ng ating bahay. Dito ko sila inaalagaan. Although maluwag sa aking farm kasi po walang tao doon, walang naiiwan, baka nakawin lang doon. Nagpupunla rin po ako ng seedlings, yung kasama ko yung misis ko, nagpupunla kami ng papaya seedlings. Tatanim siya ng vegetable, pechay, chili, talong. Ito po, ginrap ko. Ano yan, yung kanina pinakita ko yung bunga. Ayan po, ginrap ko yan. Naki ko pa. Ayan po yung mga pechay ng misis ko. Nakasabit. Ayan po, nakasabit lang sa pader. Ayan po, kapag gustong mag-sahog sa sinigang o anong-ano, yun po yung mga pechay niya, nakasabit. Merong ding, anong tawag dito, ube. Ayan po, although itong aking garahe, sementado, pero pwede po kayong mag-alaga. Ayan, siya mo. Meron ng kakaibang chili. Meron din siyang plantitas.
Pero merong, epo, semento po itong aking garahe, pero nabubuhay po yung kanyang mga vegetable. O, yan po. Pero ilagay lang sa ano, sa mga plastic, o, sa mga lata. Ayan po. Ayan. Meron din akong seedlings na ube. Ayan, pinapalaki ko pa. Meron din akong namumungan dragon fruits. Ayan, may bunga na. Ito malaki na, medyo malaki na yung bunga ng dragon fruits. Ito rin. Itong aking garden sa harapan, hindi na po garden ngayon. Tinaniman ko ng iba't ibang gulay, tsaka dragon fruits. Medyo maano lang, masagwang tignan. Pero makikinabang po kami sa binibigay na mga naani namin. Ayun po, kung gusto niyo magtanim ng ube, sa sako lang po pwede. Ayan, nilagay ko sa sako. Pag medyo malaki na, dadagdagan ko ng lupa yung sako. Pag naglaman po yan, buo, isang sako ang laman kasi po nasubukan ko na yan. Meron din akong nahaw, pero malaki na. Ayan. Noon, ang lit-lit pa niyan. Meron din akong palaspas. Ayan. Kaya yung mga gusto magtanim sa inyong garden, huwag niyong gawing dahilan yung wala kaming lupa, puro simento. Ito po, simentado itong aking garahe. Pero, ayun po, ginawa namin ang paraan. Nilagay namin sa iba't ibang lalagyan. Po yung mga lulusog ng mga pechay. Dito naman sa harapan ng aking bahay, although hindi na sa akin, sayang naman yung space. So, nagtanim po ako ng papaya. Ang aking mga papaya. Medyo malayo. Ayan po. Sa daan po ito. Sa tabing daan. Ito po. Nakapagtanim ako ng papaya. Binalutan ko ng sako para hindi makita yung mga nahihinog. Kasi po, siyempre pag napadaan ka, kukunin, madaling kunin yung bunga. Ito rin. Ayun po, busog na yung aking mga alaga. So, ako naman ang magkakape ngayon. Tapos na sila. Tapos na sila mag-almusal. Ubus na yung binigay kong dahon ng ano? Tawag din ay kamyas. Ayun yung aking bantay. Si Tiger. Tiger! Oh, huwag mong kakalmutin yung mga binabantayan mo dyan, ha? E po, nag-ano na sila. Parang nagpapahinga na dahil nangabusog na sila. Yun lang po. Konting kaalaman para sa pagpaparami ng pato at manok. Sana po meron kayong
natutunan sa aking munting video na to. Muli, ako'y nagpapasalamat sa walang sawan yung suporta sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga viewers, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat, lalo na po sa virus na pandemyang ito. Always wear face mask at saka face shield sa mga maraming tao. Till now, lockdown pa po dito sa Pampanga until May 15. Ang curfew hours po dito simula ng 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yun po. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Sadik Yakabud, Senior Citizen Farmer ng Pampanga. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. Jesus love us. Bye-bye.